Naangalan na ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang iba pang magiging miyembro ng kanyang gabinete. Abinado naman si President-elect Marcos na napabayaan ang sektor ng agrikultura sa bansa. Kaya anya o sa ilalim na kanyang administrasyon, isa ito sa kanyang tututukan. Si Alan Francisco sa Detalye. Rise and shine, Alan! Nagpaliwanag si incoming Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez kung bakit tatlong media networks lang ang kasama sa interview kay President-elect Bongbong Marcos kahapon ng umaga. It is not the policy of the incoming Marcos administration to exclude you or dear friends from the media. Dahilanan lamang kung bakit nagpaunlak si President-elect Bongbong Marcos ng panayam kaninang umaga sa NET25, SMNI at GMA7, sapagkat ito yung commitment na ibinigay ng aming media team nung kampanya dito sa tatlong network na agad nang nagpasabi na kung sakasakali hong mananalo si then candidate Bongbong Marcos, maaari ho ba kaming mapagbigyan ng one-on-one interview. And if you may have noticed, we did not do it ng one-on-one. We want to be fair at pinagsabay-sabay na natin yung tatlong networks. Nagpaalam na rin siya bilang spokesperson ni Marcos bilang paghahanda sa bago niyang trabaho bilang executive secretary. At ipinakilala na si Attorney Trixie Cruz Angeles bilang press secretary. Ang trabaho ko ay magbigay ng media briefings. Kung mayroong kailangan i-clarify dun sa mga statements ng ating Pangulo or President-elect, then maaari po akong tanungin tungkol doon. So it's merely clarificatory, hindi po ako ang tagapagsalita niya. Samantala, kahapon, pinangalanan na ni President-elect Bongbong Marcos ang kanyang economic team at iba pang magiging miyembro ng kanyang gabinete. Kabilang sa economic team sina Benjamin Jokno bilang Finance Secretary, Felipe Medalla bilang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor, habang si Fred Pascual naman ang magiging DTI Secretary. Ang kanyang economic team aniya ay tututukan na maayos ang ekonomiya ng bansa. Kailangang matulungan ang business community, partikular ang mga micro, small, medium enterprises. Inanunsyo rin ni BBM na si dating Davao del Norte Representative Anton Lagdameo ang kanyang special assistant to the president. Nakausap na rin niya sina Congressman Rodante Marcoleta at Professor Clarita Carlos. Tututukan din ng kanyang administrasyon ang digital and IT communications. Focus din na magiging admin niya ang mga proyektong pa-infrastruktura at agrikultura. Kasamang pinangalanan si Manny Bunuan bilang kanyang kalihim sa DPWH, pero wala pang binanggit na ipipwesto sa Department of Agriculture. Sisilipin naman ni BBM ang Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP. Kailangan aniyang maging maganda ang manufacturing, trade at export capability ng bansa. Titiyakin nilang hindi malulugi ang agriculture sector sa bansa. Bago i-ratify ang RCEP, dapat tanda na ang bansa na makapag-compete. Magkakaroon din sila ng economic recovery plan. Target nilang bawasan ang tax collections mula sa sektor na labis na naapekto ng pandemic. Sinabi rin ni Marcos na dapat tumaas ang collections ng gobyerno, partikular ng BIR at Customs. Titiyakin niyang walang korupsyon sa dalawang ahensya. Ngayon ako na nang mamahala, so wala nang ganyan. At kung meron pang ganyan, habul-habulin talaga namin kayo. At hindi po pwede yan because we will not succeed. The government, the economy in the Philippines will simply not succeed if we cannot collect duties, tariffs, etc. Through the Bureau of Customs, and we do not have good collection on taxes, both at the national and at the local level. Hindi talaga ubra. Hangad ng kanyang admin na maibaba sa 20 pesos ang kilo ng bigas. Para tugunan ng food crisis, patataasin ng Marcos admin ang production. Aminado siyang napabayaan ang sektor ng agrikultura kaya dapat tutukan. Gagawing paspasan ang research and development sa agrikultura. Dapat din aniyang mas maging supportive ang land bank sa mga farmers. Sisilipin din nila ang mga areas na may potential para maibaba ang presyo ng singil sa kuryente. Titingnan nila ang posibleng pag-amyenda sa EPIRA law. Sa usapin naman ng foreign policy, binigyang diin ni BBM na hindi makukompromiso ang soberanya ng bansa. We talk to China consistently with a firm voice, and we say that hindi naman natin pwedeng girahin.
At ang gusto ba natin gawin, manggigera pa tayo ngayon, papasok pa tayo sa gera. That's the last thing we need right now. So, we have to continue to discuss with them the conflicting claims that we have with China and that China has with other members of ASEAN. And I think ASEAN is still going to be a very critical part of that discussion, of that. But nonetheless, we also have to continue to pursue bilateral contact and communication with China. Para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.